Black men were inside the area now. Yun ang napagtanto ko. Napasok na nilang borders. My poor bodyguards couldn't fight with the unseen enemy directly if they had me by their side. They had to secure my safety first. They said I needed to get back to my room. Inalerto nilang buong kampo gamit ang internal communication nila na nasa tenga. Pero hindi na pala kailangan dahil umatake ng mga lalaking nakaitim sa lahat ng sulok ng kampo. Nagsimula ng magkagulo. Nakarinig na ako ng maraming ingay at tutok ng baril. Brian, Amanda's with us. Narinig kong sabi ni John. He was talking to Brian on a small device on his ears. Meet us halfway. We're heading to your direction. Dalawang nakaitim na lalaking sumugod sa amin. May hawak itong mga patalim at halos hindi makita ang mga galaw sa dilim ng gabi. Pero hinarap ito ni Lee at Alec upang makatakbo ako kasama ni John papunta kay Brian. Mula sa itaas ay isa pang nakaitim na lalaking sumugod sa amin ni John. May hawak itong baril na nakaumang sa amin. Mabilis ang naging aksyon ni Ares na mula sa malayo ay nakabantay sa amin. Pinawalan niya ang matalim na kutsilyo. Bumaon yun sa liig na lalaki na siyang tumapo sa buhay nito. Nasindak ako, pero wala akong panahong matakot. Tumakbo lang ulit ako kasama ni John. Gusto kong makarating na kaagad kay Brian. Hindi ko siya pwedeng pabayaan, baka kung anong gawin sa kanya ng hates. I managed to catch one of the black men who were following us. Simula nang mapasok ako dito sa camp, nahasa na din ang combat skills ko. Mas malakas ako kaysa dati. I was able to finish two black men in front of us in an instant. Magaling sila sa laban, pero mas magaling ako. Hindi lang ang apat na bodyguards ko ang nasa duelo. Ako din. Nice move, Amanda. Compliment ni John na nakatawa pa. Ito ang gusto ko sa apat na to eh. Nasa gitna na ng gyera, nakukuha pang tumawa. Para bang laro lang sa kanilang lahat. Kahit pabuhay ang nakataya. The control room activated all the hidden traps inside the camp. Kaya sunod-sunod ang naririnig kong pagsabog sa paligid. Alam ko kung saan nakapwesto lahat ng deadly traps sa loob ng kampo. Kaya alam ko kung saan tatakbo. Iniwasan kong maapakan lahat ng mga trigger sa paligid. Kasabay kong tumakbo ang apat. Namataan ko si Brian sa di kalayuan. He was heading towards us nang abangan siya ng apat na lalaki at pagtulungan. Two of them were holding guns. Bumugso ang takot sa dibdib ko. Nakatoon ang atensyon ko sa kanya. Kaya hindi ko namalayan ang bayonet na lumipad sa gawi ko. Amanda! Sigaw ni Lee. Mabuti na lamang at sinbilis ng kidlat ang kilos nito. Nagawa na naman itong salagin iyon. Focus! Brian can handle himself. You need to focus in your surroundings. Just take goddamn care of yourself. Sigaw nito sa akin. Napalunok ako. Tama siya. Ibinalik ko ang atensyon sa pagtalo sa mga kalabang nasa harapan namin. Takbo at gulong sa lupa ang ginawa namin para maiwasan lahat ng mga ligaw na patalim at balang lumilipad sa gawi namin. We couldn't directly attack the enemies. Para silang kabuting basta na lamang dumarating sa harapan namin with all the lights being ruined. Mahina ang tsansa naming makipaglaban ng harapan sa kanila. We can only defend ourselves whenever they attack from nowhere. Ah! Napasigaw ako nang daplisan ako ng matalim na bagay sa braso. Mabuti na lang may humila sa akin. Kung hindi, hindi lang daplis ang aabutin ko. Amanda! It was Brian. I'm in his arms now. John, get to the control room as soon as possible. Turn on the main lights. Dark was their advantage. We need to get past that. Sigaw ni Brian sa gawin ni John. The rest try to find their leaders. They're out there somewhere. You need to eliminate their commands. Amanda's going with me. Affirmative, sir. Talima ni Alec at ng tatlo nitong kasama. Habang ako hawak kong sugat na dulot ng patalim na tumama sa akin, I realized it was poisoned. Nag-ibang pakiramdam ko na para bang umiikot ang paningin ko. Amanda, kaya mo? Kailangan nating makatakas dito. Umiling ako. Hindi ko kayang tumakbo. Nangihina ang tuhod ko. They poisoned me. Napatingin siya sa sugat ko sa kamay. Walang sabi-sabing kinarga ko ni Brian at itinakbo sa madilim na lugar upang itago sa mga kalaban. They didn't mean to kill you. They deliberately poisoned you. Hades is here, somewhere. I can feel her presence. Hades? Paanong nangyaring nandito siya? Nakawala na siya mula sa underworld. Kailangan niya pa rin ang katawan mo para magkaroon siya ng higit na kapangyarihan dito sa lupa. That's why they poisoned you. They wanted to kill your consciousness and take over the subconscious part of your spirit. That was destined to be the vessel. Hindi! Halos sigaw ko. I will not let that happen, Dataraya mo. Trust me. Bulong ni Brian sa akin. All I want you to do is to remain conscious and awake. You can do that for me, honey. Tumango ako.
Kinawit kong muli ang braso ko sa kanya para makaalis na kami sa lugar na to. Alam kong kami ang punteriya ng lahat, but the warriors of the camp was doing a great job in concealing us. I trust my bodyguards with the task given to them. Hindi kami matatalo sa gabing ito. Just when I was beginning to get the sweet taste of safety in the arms of my guardian, out of nowhere, a shadowy figure of a woman came in front of us. Malapit na sana kaming makalabas ng camp kung saan naghihintay ang helicopter na magdadala sa amin pabalik ng mansyon nang matigilan si Brian sa pagtakbo. Hello there, little sister. Pamilyar ang boses na yun na nanggaling sa babaeng nakakubli sa dilim. Nanlaki ang mga mata ko nang tuluyan siyang lumabas sa liwanag ng buwan. Tahan-dahan akong binaba ni Brian so I could stand on my feet and prepare himself if the enemy suddenly decided to attack us. Rochelle, naiusal ko. Ate, she was wearing a very glamorous ruby dress. Kahit sa konting liwanag animo siya kumikinang. Mas lalong gumanda ang ate ko sa ilalim ng liwanag ng buwan. Her cheeks was even more smooth and blushing. Her eyes were unheartedly radiant, and her creamy complexion was even more prominent in her red off-shoulder clothing. Her hair was darker and longer than ever. Oh, my little Amanda, what are you doing in the arms of a murderer? I was so worried about you. I decided to gather all of our family's allies just to get you. The whole coven wants you back and safe. Anong sinasabi mo? Bigla akong nainis sa tinuran nito. Anong karapatan nitong tawagin mamamatay tao si Brian? Kung ang mga kakampi nito ang siyang pumapatay ng walang awa, para lamang sa lintik na ritual na yan. Nalaso na nila ang utak mo. Hindi si Brian ang kalaban ng pamilya natin, kundi ang mga halangang bitukang miyembro ng Hades na itinuturing mong kakampi. Sila ang masama. Nasisiraan ka na ba? Hindi mo makita yon? Sigaw ko sa sarili kong kapatid. Nasasaktan ako para sa kanya. Bakit napakakitid ng utak niya? I think you're a little confused on that part, Amanda. Our family has always been with Hades. Grandfather created you to be the vessel. He loves you so much he wanted you to rule the world someday. He bestowed upon you the future of the whole coven. He protected all his life. Our parents did their best to protect you as well. But Brian's family was stubborn. We fled but they found us. They found our parents and killed them savagely. They burned them alive, Amanda. They did that before their very eyes. With pleasure. Napatda ako sa sinabi niya. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Flashes of my childhood overwhelmed my consciousness. Sa mga mata ko nakita kong masayang ngiti ng lolo ko. Ang madalas niyang paghalik sa noo ko. Ang pagsasabing akong pinaka-importanteng tao para sa kanya. At mahal na mahal niya ako. Yes, I remembered him telling me one day that I will be the greatest gift to our race. That I will be the queen of the world. Then there's my parents. They were the happiest and the kindest couple I knew. Wala silang ginawa buong buhay kundi ang mahalin ako at pangalagaan. Itinuro ni Papa sa akin lahat ng nalalaman niya sa martial arts. Dahil balang araw sabi niya kakailanganin kong ipagtanggol ang sarili ko sa mga kalabang gustong sumira ng mga pangarap nila para sa akin. Mababait sila. Hindi makatarungan ang pagkamatay nila. Lalo na ang paraang ginawa para mabawian sila ng buhay. Umahon ng matinding galit sa dibdib ko. Namaya na yung puot na matagal nang nakakubli sa puso ko laban sa mga pumatay sa magulang ko. Ipinangako ko sa sarili ko na magbabayad sino man ang gumawa nun sa kanila. Ang Hades lang ang may kakayahang gumawa nun. Kaya galit na galit ako sa kanila. Amanda, gumising ka sa katotohanan. Dagdag ng kapatid ko. Tumahimik ka. Ikaw ang gumising sa katotohanan. Ang kinakampihan mo, sila ang masama. Alam mo naman siguro na gusto nilang buksan ang underworld upang makalaya lahat ng masasamang elementong naroon. Gusto kong buksan ang underworld para makabalik na sa piling natin si Lolo, pati na rin si Mama at Papa. Ayaw mo bang muli silang makasama? Patay na sila! Hindi pa dapat! Sigaw ni Rochelle, walang awa silang pinatay ng pamilya na lalaking pilit mong pinagtatanggol ngayon. Hindi totoo yan, tumawa si Rochelle. Ang tinis ng tawa niya ay waring malamig na hangin lumukob sa akin. Bakit hindi mo siya tanungin? Napalunok ako. Dahan-dahan akong tumingin kay Brian. Nakatitig siya sa akin. Nababasa ko sa mga mata niyang pagkabalisa. Kahit nakatitig siya sa akin, parang pakiramdam ko gusto niyang umiwas ng tingin. I studied the beautiful face of the man I wholeheartedly love. I looked straight into his eyes. I was praying he would deny the accusation. Even if it's a lie, I want him to deny it. I will believe him no matter what. Brian,
Totoo ba? He didn't answer. I want him to lie, even if it's true. Even if his family had burned my parents alive, I want him to lie and tell me they didn't. I love him so much, I will forgive him. Pinipigil kong emosyon ko. Pinipigil kong luhang gustong pumatak sa mga mata ko. Hindi ko matatanggap kung maririnig ko sa bibig niya. Tumitig sa akin si Brian. Umiiling ako. Pinapahiwatig ko sa kanya na sabihin niya hindi totoo. Pero... My mother and my grandfather did it. Halos bulong niya. Isang malakas na sigaw galing sa akin. I cried as soon as I heard it. It was loudest, the most painful, the most unheartly cry that ever came out of my mouth. Unexplained pain, disappointment and fury engulfed my soul. I felt like I was burning in pain and rage. Suddenly, I saw Brian as the devil lurking inside the charming facade. He looked godly but his heart was rotten. Amanda, let me explain. Please, hear me out. Listen to me. Pinipilit niyang kalmahin ako. Pero huli na ang lahat. Hindi niya ako kayang kalmahin sa pagkakataong ito. Walang sakit ang pagpatay nila sa mga magulang ko. Walang kasing sakit na hayaan niyang mahalin ko siya. Sa kabila ng katotohanan ng pamilya niya ang sumunog sa mga magulang ko. Nang tangkain niyang hawakan ako, tinapik ko ang kamay niya at itinulak siya palayo. Hindi ko alam kung saan ang galing ang lakas ko. Pero tumilapon si Brian at bumagsak sa lupa. Wala akong nakapang-awa sa puso ko. Sa halip gusto ko siyang sugurin at tapakan hanggang sa bumaon siya sa lupa. Yun ang ginawa ko. Sinugod ko siya at sinipa ng walang kasing lakas. Muli siyang tumilapon. Naningkit ang mga mata ko sa galit nang makitang sa kabila ng ginawa ko. Sa kabila ng lakas na pinawalan ko, ay nakuha pa niyang tumayo. Amanda! Tawag sa akin ang kapatid ko. Lumingon ako sa kanya. Come here, darling. Malamyos ang tinig ng ate ko. Amanda, don't! Hindi siya si Rochelle. Patay na ang kaluluwa ni Rochelle. She's AIDS now. She's using your sister's body. Sigaw ni Brian mula sa kinaroroonan nito. Umangat lang ang gilid ng labi ko upang tawanan siya. Lumapit ako kay ate. Nakalahad ang kamay niya sa akin. I was about to hold her hand. When men from behind snatched me away. Nakita akong dalawang lalaki din ang sumugod sa ate ko upang ilayo sa akin. I needed to hold her hand. That's why my body was urging me to do. And these men were preventing me from doing it. They need to die as well. They all need to die. Most especially Brian. I would love to kill him with my own hands. Take his heart out and drink from it. Tumawa ako sa naisip ko. Walang makakapigil sa akin na gawin ang nakatakda. Brian, are you okay? Si John. I'm fine. Nakangiwi kunturan habang sapo ang tadyang ko na tinamaan ng sipa ni Amanda. Hindi pa man tuluyang nakakasapi sa kanya si Hades, pero ramdam ko ng kakaibang lakas ni Amanda. Hindi pwedeng mahawakan ni Rochelle ang kamay ni Amanda, kundi tuluyan itong makakasapi sa kanya. Mabuti na lamang at dumating ang apat. Lee, Alec, and Aris were trying to fight the woman, while John came to my aid. Don't let Amanda touch Rochelle's hand. Utos ko kay John, bago ito tumulong sa mga kasama nito. I was trying to regain my strength. Iniisip ko kung paano mapapabalik sa katinuan si Amanda. Brian! It was my grandfather. He approached me fast and checked me. Several men escorting him. Grandfather, what are you doing here? Get away from this place now. I can't control Amanda anymore. She will try and kill you. Amanda's consciousness is asleep. Her subconscious took over her now. She was made to be the vessel of hate. Her subconsciousness will always be your enemy no matter how you do not want to accept it. Before it's too late, you need to wake her up. Grandfather told me sternly. That's the only solution. This is the night that they have been waiting for, Brian. Hates cannot take Amanda's body. She cannot take your heart and drink from your blood. Or else everything that we have worked for centuries will be all in vain. Napatingala ako sa buwan. Doon ko lang na-realize ang kakaibang ningning nito. Walang nakakaalam kung kailan ang takdang panahon. Pero sa itsura ng buwan ngayon at sa lakas na pinapakita ng buong angkan ng Hades, mukhang tama si Lolo. Ito na ang gabing pinakahihintay nila. Take this, grandson. Binigay niya sa akin ang isang matalas na kutsilyo. Humikinang ito sa ilalim ng sinag ng buwan. This dagger was made out of Poseidon's trident. You need to stab Rochelle's heart with this. And Amanda's as well. If you can't wake her up, you don't have a choice but to kill her.
Nanginginig ang kamay ko nang tinanggap ko ang kutsilyo. Binalingan ko mga tauhang nakabantay kay Lolo. Get him away from here! The reinforcement should be waiting outside the borders. You need to take him safe to the palace. Nung makaalis na sila, itinuon ko ang atensyon kina Amanda at Rochelle. They were both very strong. Apat na pinakamalakas kong tauhan ang kalaban nila. Pero hindi pa rin namin magawang manalo. Nakita ko kung paano hinampas ni Rochelle sa lupa si Ares. Isinunod si Lee. Kainis. Wala pa tong sapat na kapangyarihan pero sobrang lakas na ng pisikal nitong katawan. May laso ng trident ni Poseidon. Alam kong kapag nasugatan ko sila, manghihina sila. It would not be enough to kill them both. But it would buy me some time to try and wake Amanda up. Hindi ko alam kung paano, pero kailangan kong subukan. Hindi ako makapapahib na mawala siya sa akin, kahit na anong mangyari. Tumayo ako upang tulungan ng apat. We needed to work this out as a team. Kailangan kong pasayarin ang kutsilyong ito sa balat nilang dalawa. 5 laban sa 2. Mas malakas sila sa amin. Pero mas mabilis ang galaw namin. Naiparating ko na sa apat ang kailangan kong gawin. Kaya sa abot ng kanilang makakaya, kailangan nilang tulungan akong masugatan ang 2 babae. Nasasaktan ako sa tuwing tumatama sa katawan ni Amanda ang mga suntok at sipa ng apat kong kasama. Wala akong magawa. Kailangan kong tiisin kaysa naman tuluyan siyang patayin. Somehow hindi maiiwasang pagdaanan ni Amanda ang lahat ng ito. Habang tumatagal, mas larong lumalakas ang magkapatid. I tried to focus on Rochelle as much as possible. Nang sinubukan kong padaplisan ito ng kutsilyo sa kamay, kaagad niya itong naiwasan. At binalikan ako ng sipa at suntok. Hindi ko ininda yon. Naghanap ako ng butas sa galaw niya. Hades was a warrior. I know that for a fact. She was the most agile, most clever warrior in the history of gods. Even Poseidon himself cannot defeat her alone. Kailangan ng pinagsanib na person ni Zeus at Poseidon para lang matalo si Hades. Hindi ko alam kung ano ang laban ko, pero sana ginagabayan ako ng 2 Diyos na pinagsisilbihan ko. They're too strong for us! Reklamo ni Alec. We retreated, kaya ganun na lang ang tawa ng magkapatid. Yan lang ba ang kaya nyo? Mahihina! Sigaw ni Amanda na tumatawa. Her eyes were red with rage and evilness. I almost cannot recognize her. I'll take Amanda. I know how she fights. I think I can get past her defenses. Kayong lahat, mag-focus kayo kay Rochelle, Ares. Take this dagger. You know what to do with this. Saad ko. Try not to stab her heart if you can. Dahil ikamamatay ng katawang lupa ni Rochelle yon. Yun ang ginawa namin. Hinarap ko si Amanda. I know I have to hurt her this time. But it's only physical pain. Alam kong malakas ang katawan ni Amanda. Makakayanan niyan lahat ng pagdadaanan niya sa kamay ko. Mahirap sa akin ito pero kailangan kong baliin ang depensa niya. Para makausap ko siya ng matinong. Kailangan ko siyang gisingin. Ano, mahal ko? Sasaktan mo na ba ako ngayon? Tinawag niya akong mahal pero malamig iyon. Hindi ramdam ng puso ko. Kaya alam kong nasa ilalim pa rin siya ng kapangyarihan ni Hades. I need to, baby. Don't worry. I'll try not to be too harsh on you. Ngumisi siya sa sagot ko. Sabay mabilis na sumugod sa akin. Mas malakas si Amanda ngayon. Mas mabilis at mas matalinong umatake kaysa sa dati. Pero napag-aralan ko na kung paano siya gumalaw. Kailangan ko lang makahanap ng paraan para makapasok sa opensa niya at gibain ang kanyang depensa. Sunod-sunod ang ginawa niyang suntok at sipa. Tinamaan ako minsan. Pero pinipilit kong huwag indahin. Naghihintay ako ng tamang panahon para umatake. At nang makita ko yung kaagad ko siyang hinawakan sa balikat, inangat ko siya at ibinalibag sa lupa. It was painful for me but I need to hurt her more. I targeted her stomach with a powerful kick, like what she did to me earlier. Ininda ng katawan ni Amanda iyon kahit na nasa ilalim siya ng kapangyarihan ni Hades. May katawang mortal pa rin si Amanda. Susuko at susuko siya sa sunod-sunod na atake ko. Sinubukan niya pa rin lumaban pero alam kong umiikot ng paningin niya. Na-corner ko siya. Pinaikot ko ang kamay niya sa likod. Her back against me. I was whispering in her ears now. Hindi mo ko mahal. Narinig kong sabi niya. You're wrong. I loved you so much that I need to do this. I'm hurt as twice whenever I hit you. But this is for your own good, Amanda Moon. You need to wake up. Your family killed my parents. They did. But it's because of their evil plan of sacrificing your body for hate. For darkness. Amanda, my family might have killed them. Pero paano naman ako? Wala akong ibang ginawa kundi mahalin ka.
simula nang makilala kita. Bulong ko. Sinusubukan niyang tumakas pero binuhos ko lahat ng lakas ko para wag siyang makawala. Remember how we first met? You kidnapped me and let me rot in your basement, you idiot! Did I? You're the most beautiful woman I have ever seen in my whole life. I wanted to torture you then, pero hindi ko nagawa. All I did was look into your eyes, and I groaned. Liar! I'm not lying, Latraya mo. You have felt it in your heart too. Remember our first kiss? I heard her gasp. Sa pool. Sa bahay nung nalunod ka trying to save me. Sa tingin mo paano kita niligtas? I have to breathe air on your mouth. That was our first kiss. I never intend to tell you all this, but I think you have to know. I fell in love with you right there. Amanda let out a soft cry. I love you, Amanda, with all my heart. Please, come back to me now. I can't bear to lose you like this. Please, I'm begging you, honey. Come back to me now. Ryan. Heavy tears run through her soft cheeks. I loosened my grip to let her face me. Wala nang galit sa mukha ng mahal ko. Nakikita ko na ulit ang walang kapantay na pagmamahal na para sa akin lamang. Finally, mukha na ng Amanda ko ang nakikita ko. Masuyo niyang pinahid ang dugong nasa gilid ng labi ko. Ako ba may gawa nito? Tumawa ako tapos tumangong. I hate myself. Hindi ko dapat ginawa yan sa'yo. Ayoko na sa sarili ko. Ayoko na talaga. Natatawa ako sa reaksyon ni Amanda. Ayaw mo na sa sarili mo? Nakangisi ako sa kanya. Tumango siya nang humihikbi. Pwede bang sa'yo na lang ako? Doon ako mawala ang tawa ko. Kahit kailan ka. Ginulo ko pa ang buhok niya. Excuse me, Villamore. Baka gusto mong sabihin sa amin kung ano nang susunod na gagawin dito. Asar na tinig ni Ares, nagawa nilang itali sa isang malaking puno si Rochelle. May sugat ito sa braso kaya nang hina na, at hindi na halos makagalaw ng maayos. Ate! Nanlaki ang mga mata ni Amanda.